kwentong pambata ng mga Ingles. Mrs. Cinderella. Noong unang panahon, may isang mayamang lalaki at ang kanyang asawang may sakit. At nang malaman niyang malapit na siyang pumanaw, pinatawag niya ang anak ni si Cinderella para makausap ito. Mahal kong anak, kapag wala na ako, magpakabait ka at laging magdasal. At palagi kang papatnubayan ng Diyos. Babantayan kita mula sa langit at lagi mo akong... At tuluyan nang pumanaw ang ina ni Cinderella. Palaging dinadalaw ng dalaga ang puntod ng kanyang ina at doon umiiyak. Madalas umalis ang kanyang papa upang magtrabaho. Nagpasya siyang mag-asawa muli upang may mag-alaga kay Cinderella. Nagpakasal siya sa isang byuda na may dalawang anak na babae. Tumira si Cinderella kasama ang kanyang masungit na madrasta at salbahing kinakapatid. Ginawa nilang katulong ang kawawang si Cinderella at siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, nagwawali si Cinderella sa sala habang ang kanyang mga kapatid ay nakaupo lamang sa sofa at kumakain ng prutas. Pagkatapos kumain, tinapon nila ang balat ng prutas sa sahig. Pumasok ang kanyang madrasta at nakita niya ang maruming sahig. Hi, Cinderella! Linisin mo ngayon sahig ng mabuti at huwag kang tatamad-tamad. Mahirap pang ayusin ang trabaho mo dito sa bahay na to! Opo, Mama! Gagawin ko na po ngayon. Pasensya na po. Si Cinderella ang nagluluto at naghuhugas ng mga pinagkainan sa bahay. Maaari rin po ba ako makakain, Mama? Oo, kapag may natira mamaya pagkatapos namin kumain. Ay, nako! Tigilan mo nga yung pag-iyak mo! Maghugas ka ng plato bago ka mag-inarte! Nagligpit ng pinagkainan si Cinderella at hinugasan ang mga ito. Sa bodega natutulog si Cinderella. Gabi-gabi siyang umiiyak at natutulog ng gutom. Nakikita ng mga ibon at daga ang paghihirap ni Cinderella, kaya naging kaibigan niya ang mga ito. Isang araw, nag-anunsyo ang hari ng isang pagtitipon at pinatawag ang lahat mula sa bayan. Gusto ng haring ipakasal ang kanyang anak sa pinakamagandang dalaga sa kaharian. Kaya nagpadala ng imbitasyon ang hari para sa ingranding pagdiriwang sa kanilang palasyo. Makinig kayo lahat dahil meron akong dalang mensahe mula sa mahal na hari. Ang lahat ay inaanyayahang dumalo sa isang engranding sayawan. Mamimili ang hari na mapapangasawa ng kanyang mahal na prinsipe. Masaya ang lahat sa natanggap na balita mula sa hari. Maging si Cinderella ay natuwa dahil matagal niya nang gustong makita ang malaking palasyo. Dali-dali rin naghanda na mga maisusuot ang mga kapatid ni Cinderella para sa pagdiriwang. Tara mga anak, ihanda niyo ang sarili niyo para sa prinsipe. Gusto ko isa sa inyo ang mapili niya. At ikaw naman, Cinderella, tulungan mo ang mga kapatid mo. Gusto ko magmukha silang mga tunay na prinsesa dahil isa sa kanila ang magiging reyna. Mama! Alam kong ako ang pipiliin ng prinsipe. Cinderella, ayusin mo nga yung buhok ko at tulungan mo ako magbihis? Hindi! Cinderella, ako ang unahin mo dahil ako ang pipiliin ng prinsipe. Pero mabait si Cinderella, kaya pareho niyang tinulungan ang kanyang kapatid. Sana makapunta rin ako sa sayawan. Maaari po ba akong sumama? Gusto ko po talagang makita ang palasyo at makadalo sa sayawan. Hindi pwede! Tignan mo ay sarili mo! Hindi wala kang maisusuot para doon. Tiyak pagtatawanan ka lang ng mga tao at mapapahiya ka lang. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo! At tuluyan nang umalis ang mag-iina para dumalo sa sayawan. Napaiyak na lamang si Cinderella nang maiwan siyang mag-isa. Naalala ni Cinderella ang nakatagong trahe de boda ng kanyang ina. Ngunit sira-sira na ito.
kaya sinimulan niyang ayusin ang damit. At tinulungan din siya ng mga kaibigang daga at ibon. Matagal pa bago matapos to. Malamang hindi ko rin maabutan ang sayawan. Bigla na lamang dumating si Fairy Godmother. Huwag ka nang umiyak, Cinderella. Makakapunta ka sa sayawan. Ha? Huh? Sino ka? Anong ginagawa mo rito at paano mo gagawin yon? Sira-sira ng damit ko at wala na akong ibang masusuot papunta sa palasyo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kilip-kilip! At napalitan ang sira-sirang damit ni Cinderella ng isang napakagandang gown. At para sa kanyang paa, isang pares ng sapatos na gawa sa kristal. Habang ang kanyang kaibigang daga at ibon ay naglalaro sa higanting kalabasa. Kilip-kilip! Naging isang engrandeng karwahe ang kalabasa. Naging kabayo ang mga daga. At ang ibon naman, naging kabalyero nito. Pero paano po? Fairy Godmother, nasa sayawan din ang mga kapatid at mama ko. Baka magalit sila pag nakita nila ako doon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila makikilala. Wow! Maraming salamat, Fairy Godmother. Napakabait mo. Pero Cinderella, maglalaho ang lahat ng ito pag sabit ng ating gabi. Kaya kailangan makauwi ka kaagad. Opo, Godmother. Hindi ko po kakalimutan. Nagpaalam na si Cinderella para magtungo sa sayawan. Pagdating sa palasyo, nabighani ang lahat sa kanyang ganda. Hindi siya nakilala ng kanyang madrasta at mga kapatid. Wow! Napakagandang dilag niya! Nakita siya ng mahal na prinsipe at agad itong napaibig sa kanya. Lumapit siya kay Cinderella. Kumusta, magandang binibini? Maaari ba kitang imbitahang sumayaw? Aba, oo naman! Buong gabi silang nagsayaw ng prinsipe. Wala na siyang ibang nilapitan maliban kay Cinderella. Sa sobrang tuwa, hindi napansin ni Cinderella na malapit nang sumapit ang hating gabi. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Fairy Godmother at napatingin sa orasan. Ah, naku! Kailangan ko nang umalis! Teka lang! Sandali! Sa kanyang pagtakbo, natanggal ang isang Ouch! Sapatos ni Cinderella, ngunit hindi niya na ito binalikan nang makita niya ang prinsipeng humahabol sa kanya. Agad siyang sumakay sa karwahe at dali-daling umalis. Nakita ng prinsipe ang sapatos kaya pinulot niya ito. Bakit kaya siya umalis? Nang mag-ahating gabi, nawala ang karwahe at bumalik sa pagiging isang kalabasa. Tumakbo ng matulin si Cinderella hanggang makarating siya sa kanilang bahay. Hahanapin ko siya. Kung kinakailangan, lilibutin ko ang buong bayan. Gagawin ko ang lahat. Makita ko lang siyang muli. Agad-agad nagtungo sa bayan ang prinsipe kasama ang kanyang mga kawal para maghanap. Kumatok sila sa bawat bahay at pinasukat ang sapatos na kristal sa lahat ng dalaga. Pero hindi ito nagkasya sa kahit na sino. At nakarating sila sa bahay ni Cinderella. Magandang araw, kamahalan. Madam, meron bang dalaga dito na dumalo sa sayawan sa palasyo? Yung dalawa kong anak pumunta sa sayawan kagabi. Tawagin mo sila nang masukat nila ang dala naming sapatos. Hinahanap namin ang may suot nito kagabi sa sayawan. Ah, ganun ba? Baka isa nga sa kanilang may-ari ng sapatos na yan. Pinasukat sa dalawang dalaga ang sapatos. Pinilit nilang isuot ang sapatos pero hindi ito kasya sa kanila. May iba pa ho bang nakatira sa bahay na to? Ay, wala. Wala akong ibang kasama dito kundi ang dalawang anak ko. Kinulong niya si Cinderella sa bodega para hindi ito makalabas. Kailangan naming makita ang buong bahay. Nakita ng isang kawal ang pinto ng bodega na nakakandado. May tao ba rito sa bodega? Sinundan siya ng madrasta at mariing sinabing, Ah,
Ay, wala. Walang tao dyan, wala. Huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan, Ginoo. Sinira niya ang kandado at pumasok sa bodega. Laking gulat niya nang makita ang isang dalagang nakaupo sa isang sulok. May isang dalaga pa rito! Agad siyang pinuntahan ng prinsipe at ng mga kawal. Pinasukas sa kanya ang dala niyang sapatos. Saktong-sakto ang sapatos sa paa ni Cinderella. Galit na galit ang madrasta ni Cinderella. Hindi ba rito? Hindi! Sa wakas, nakita rin kita. Maaari ko pang malaman ang iyong pangalan? Ako si Cinderella. Lumuhod ang prinsipe upang hingin ang kamay ng dalaga sa kasal. Cinderella, maaari mo ba akong pakasalan? Oo! Oo! Hinawakan ng prinsipe ang kamay ni Cinderella at hinalikan ito. Bumalik siya sa palasyo kasama si Cinderella. Tuwang-tuwa ang hari at reyna nang makilala ang dalaga. Inimbitahan din nila ang ama ni Cinderella para pag-usapan ang kasal. Nagpakasal si Cinderella at ang prinsipe. At nabuhay silang mapayapa.